Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig. Opo, napapakinggan ho tayo sa buong Central Luzon, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mga Pilipino abroad. Colonel, ay, opo. Opo, importante hong kahapon pa po, request na ng mga kababayan natin, simula ng i-anunsyo ng IATF na pwede na raw po ang angkas, basta mayroon hong ilalagay na hard plastic barrier sa pagitan ng rider at saka ng angkas. Kayo po ang gusto nire-request ng mga viewers eh. Tanungin nga natin si Colonel Busita, ano masasabi niya rito? Colonel, ano po reaction niyo rito, sir? Actually, ano po, by the way, katulad ng nabanggit ko dati, una po sa lahat, pasalamatan natin yung butihing Pangulo at ang bumubuo ng National Task Force at ng IATF. Ano po, dahil binigyan po nila ng pansin ang hinaing ng ating mga kapatid na motorcycle riders. Mm-hmm. Sir, tungkol po dyan sa naaprubahang barrier para sa mga riders na mag-aangkat, ano po? Eh, hindi po tayo sang-ayon dito eh. Mm-hmm. Kasi unang-una, gastos yan. Okay. Hindi naman po natin maipagawa yan sa halagang, siguro more or less, kung hindi po ako nagkakamali. Gagastos ang rider dyan, mga 5,000 more or less. Mm-hmm. Ano po? Ang laki ah. Yes sir, more or less. Mm-hmm. Okay lang sana sir, gumastos kung effective. Oho. Ang problema sir, sa hanay ng mga riders, hindi po tayo naniniwala na yan ay effective. Oho. Opo, bakit po? Opo. Ay alam naman natin sir, malikot yung hampas ng hangin. Mm-hmm. Siguro sir, especially... Siguro madaling maintindihan ito ng mga sumasakay sa mga passenger buses. Kung naranasan niyo sir, pag sumakay ka sa buses. Oh. Yes sir. Mawalang galang doon sa mga kumakain ngayong umaga. Opo. Eh sir, di ba pag may pasahero, pag lumura sa bintana, mararamdaman mo yung dampi ng laway niya doon sa mga pasahero sa likuran. Correct. Oo. Pero lahat ng upuan sir, may cover. Di po ba? Opo. Eh, big thing, sir, malikot ang hampas ng hangin na hindi natin pwedeng makontrol. Mm-hmm. Kaya po yung intention dyan sa barrier niyan, talagang definitely useless yan para doon sa purpose. Uh-huh. Pangatlo, sir, delikado po yan. Kasi hindi naman natin maiiwasan yung malakas na hampas ng hangin kapag tumatakbo tayo. Mm-hmm. Especially sir, kung may mag-overtake sa atin, mm-hmm, yung hampas ng malakas na hangin, yung pressure. Pag nangyari po yan, hindi mo makokontrol ang motosiklo mo. Mm-hmm. So ibig sabihin, ito po ay kung talagang i-implement, ay tinutulak sa peligro ang buhay ng ating mga kapatid na riders. Opo. Okay. Pang-apat sir, yung pong fuel efficiency ng ating motorsiklo affected. Uh-huh. Kasi po, parang eroplano din yan eh. Lagyan mo sir ng shield yung eroplano. Hindi po ba? Oo. So yung, nabablock niya yung hangin. Lalakas ang kain ng gasolina, pero ang takbo ng motor bumabagal. Nawawala yes, sa direksyon. Yes sir, nasasakal siya. Mm-hmm. Ano po? Ang daming disadvantages po nito. Oo. And kung mapapansin po natin sir, di po ba before bawal yung angkas talaga? Opo. Eh lantarang nilalabag ng pulis at ng enforcer. Mm-hmm. Eh sa palagay mo ba sir, pag in-implement yan, susundin ng pulis at enforcer yan? Yun lang. I doubt. Uh-huh. Hindi naman tama sir na dahil pulis ka, dahil enforcer ka, parang kasosyo ka sa batas. Mm-hmm. Exempted. Na kung ano ang gusto mo, gawin mo, eh malaking kalukuhan po kasi yan eh. Mm-hmm. Na hindi nabibigyan ng attention. Ibig sabihin po, napakaraming disadvantages nitong naaprubahang barrier sa mga magkaangkas, particular sa mag-asawa. Mm-hmm. At alam mo sir, pasensya na, no? Ang nakakatawa dito, yung magkaangkas na mag-asawa, kaharangan mo ng barrier. Mm-hmm. Para daw baka yung talsik ng laway, ano po? Uh-huh. Para sir, lumalabas tayo yung mga ipokrito niyan eh. Bakit po? Oo. Gusto natin sabihin sa publiko, mag-asawa tayo, may barrier. Mm-hmm.
Oh, ano ang kaipokritohan doon? Mm. Pag-uwi po ba natin ng bahay, ano bang gagawin natin? Nagli-lips to lips. Lang, oh. Hindi ka lang matalsik ka ng laway, sir. Talagang malalawayan ka eh. Totoo. Di po ba? Oo nga. Oh. Eh, alam niyo po, talagang ito ay kung makakarating sa ibang bansa itong pinagagagawa natin, talagang nakakatawa ito eh. Oh, eh, kamusta naman daw yung ano? Kasi nakita nyo rin siyempre yung hard plastic barrier. Yung magpapagas daw, problema rin daw ho yan eh. Eh, ano po yan eh. Kung hindi tayo nagkakamali, sir, more or less 90% ng motosiklo. Itong mga ordinary bikers, kung hindi po tayo nagkakamali, more or less 90% nito. Pag ikaw ay magagasolina, iaangat mo yung upuan. Mm. Kaya pagka, sir, in-implement talaga ng mga kinaukulan ito, ay talagang, nako, grabe sir, kakalasin mo minimum apat na tornilyo. Kasi bakit sinasabi ko sir, minimum apat na tornilyo? Pag dalawa lang, unstable yan eh. Oo nga, aalog yan eh. So, yes sir, minimum apat na tornilyo ang kakalasin mo, minimum yan. Mm-hmm. Eh kung mas patibayin pa nung iba, siguro mga anim na bolts and nuts, mm-hmm, kakalasin mo. Mm-hmm. So, it will take more or less 20 minutes, 30 minutes, pagtanggal at pagkapit. At parang parusa yan. Oo nga. Sobra sir, puro parusa na lang yan eh. At saka bukod doon, isa pa Colonel, ano, mayroon ding manibela si ano eh. May hawakan din si backrider, si angkas. Eh hindi ho lahat ng angkas marunong umangkas. Yes sir. Eh halimbawa, kakanan ka, liliko ka ng kanan, siya naman, natataranta, liliko ng kaliwa. Kukontra. O, delikado. Opo. At saka sir, pagka medyo nag-alanganin yung rider, sasabit pa yun sa side mirror ng ibang sasakyan. So, mababaligtad siya, matutumba siya. Sasabit. Ang daming ano sir nito eh. Alam mo sir, ang isang malaking problema lang dyan, yun naman sir, mga kinaukulan, hindi mo pwedeng sukatin ang talino ng mga ito eh. Oo. Hindi naman sila sir makakarating sa kanilang pinalalagyan ngayon kung sabihin nating bobo o tanga, ano po. Oo, hindi naman magiging mga mambaba. tama. Sila po matatalino, no question asked. Mm-hmm. Ang problema lang talaga sir, may mga usapin kasi na hindi pinag-uusapan yung level ng talino eh. Oo. Ano po? Mm-hmm. Eh kung papansinin po ninyo yung komento na panawagan ni Honorable Senator Bong Revilla. Aha. Uh-huh. Honorable Senator JB Ejercito, ano po? Mhm. Eh riders yung mga yan eh. Oo. Kaya naintindihan nila. Eh kasi po ako naniniwala yung mga nasa likod ng naaprubahan na yan, ano po? Mm. Na barrier. Hindi naman po sila mga riders eh. Oo. Kaya talagang para sa kanila eh, yun ang tama. Matatalino sila pero hindi sila riders. So. Yun po. Yun lang po talaga ang nakikita kong problema doon. Pero ang isa pa pong nakakapagtaka dyan, sir. Ewan ko, sir, kung rider ka ba, sir? Opo. Oh. Yes, sir. Actually, sir, naniniwala ako kahit hindi ka rider, pag in-explain ng rider sa'yo, yung mga consequences, palagay ko kahit hindi ka rider, madali mong maintindihan. Oo. Oh. Opo. Hindi kailangan matalino. Mm-mm. Simple lang. Ang kailangan lang po. Opo. Napakasimple. Mm-mm. Ang nakakapagtaka kasi sir dito, bakit yung simple pinapahirap? Mm-mm. Okay, ganito. Colonel, baka naman sabihin,